Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Today is December 28. Tatlong araw na lang at tayo'y mag-new year na naman. 2024 na. Allah! Ang bilis ng panahon natin na. Kamusta po ang lahat? Good morning, good morning, good morning dyan sa Pilipinas at sa mga Asian countries. At good afternoon, good evening po kung saan ka man ngayon. At syempre maraming salamat uli sa inyong love and support sa ating bidang-bidang si G, sa inyong walang kupas na love and support sa kanyang daily vlogs na all about G. So kasalukuyan po ay naliligo po yung G natin. Dito po siya sa kanyang swimming pool na medyo may kalawang pa. Hindi pa natin nabilhan ng bago. At very happy po yung G natin ngayon kasi maaga pa tayo before tayo pumunta ng work. Maaga pa natin siyang linagay sa tubig niya, sa kanyang warm water. At ito ang isang paraan para ma-start yung day niya na warm. And happy po siya kasi pag warm yung kanyang katawan at medyo moist ang kanyang katawan, siya po ay nakakapagpupo. Siya po ay nakapagdumi. Pero ilang nung isang araw lang po yata dumumi si G natin. Pero kahapon lang pala, 'di ba? Kahapon lang dumumi si G natin. Kaya I think dahil winter po, malamig ng konti yung kanilang katawan. At least 2 to 3 days po sila nagpo-poops. So hindi katulad ng summer na medyo warm talaga yung environment. Eh para araw-araw po, naalala ko po, araw-araw po si G nagpo-poops nung summer. So araw-araw din po ako naglilinis nung hindi pa ganito yung kanyang cage. Yung cage kasi last time, pinakauna niya ay dumadapat, ikadawang cage niya dumadapat yung kanyang paa sa kanyang coconut husk na parang bedding ng kanyang cage. Pero ito po ay hindi na po. May grill na po at may catch lang po sa ilalim na tissue paper or paper lang, paper towels lang. So pag nagpoops po si G natin, ay paper towel na lang po yung kukunin natin at linisan. Unless na dito siya magpoop sa kanyang swimming pool katulad kahapon. So poops. Sa swimming pool si G nagpoops. Kasi normal naman talaga yan pag medyo nainitan na siya yung kanyang digestive system ay gumagalaw yan yung mga ano niya, mga intestines niya. At doon siya nakapag-poops. Alright, so ngayon ang ating turf ay moist po yan. So ready na po yung G natin. And of course, may pagkain na rin ang G natin. Nalagyan na siya natin ng pagkain. Naayos na natin yan. Ayun yung kanyang kainan. Tubigan. At dahil warm na po yung katawan niya, siguro mas gusto niya yung bumalik sa kanyang heating rack. Alright, so kamusta pong lahat? Today is Innocence Day. Innocence Day, diba? So ano ba yung Innocence Day? Inyong kinukommemorate niyan natin na bilang yung time na kumbaga pinapahanap yung bagong silang na Hesukristo na kumbaga ay pinapapatay yung lahat ng mga firstborns doon sa kapanahunan ng kapanganakan ng ating Hesukristo. So kawawa naman yung mga bata dahil yung lahat ng mga firstborns doon sa kanila ay pinahanap at pinapatay talaga. Mabuti na lang po ay natago si baby Jesus kaya hindi po siya na sama sa mga pinatay. Kaya tinawag po nilang Innocence Day ang December 28. Alright. So hopefully ay ang tawag dito. Alam niyo po yung ganyang celebration, commemoration. Hindi ko natatagalin yan mag-explain kasi hindi naman talaga ako
nakafocus at nakapag-aral, napag-aralan yung tungkol sa Innocence Day. At meron akong Bible verse dyan, pero nakalimutan ko na po. So ganyan, basta Innocence Day, kawawa yung mga bata na pinaslang dahil po ay ayaw ni Pharaoh. Ayaw nila, mga Pharaoh na naman na pinag-usapan natin. Ayaw nila na nalaman nila na yung anak ng Savior, ang Savior anak ay sinilang sa araw na yon. So yun yung story ng ating Innocence Day. So kamusta po lahat? Sorry ha, medyo nagbigay ako ng konting trivia, hindi po ako handa. Nagbigay lang po ako ng trivia basta Innocence Day ngayon. So maraming salamat ulit. At syempre pasalamatan na naman natin ulit si Lord dahil po ay sinave niya yung ating ang buong sandaigdig ng ating mga kasalanan. So yun ang purpose ng Pasko, ng Christmas, na sinaselebrate po natin yan. So back to G muna tayo. Back to G na tayo kasi ito na, lumalabas na po yung sunlight. Lumalabas na po yung sun. Pero hindi pa siya nakatutok. Dito pa lang siya sa gilid. Diyan pa lang siya. Oh. So mamaya ay dito na yan yung sunlight. So hopefully ay maabutan natin. Kung hindi maabutan, huwag na muna natin ma-video. Hindi natin masama sa video. Pero importante po ay bukas po yung ating pintuan ngayon. So kamusta po ang G natin? Anong balita sa G natin? Well, si G ay ito pa rin. G pa rin siya ng G. At alam niya namang pinapanood niyo siya at pinapanood natin siya. Kaya po medyo ginagalingan niya pa yung kanyang mga posting. Alam niya naman na marami siyang tagahanga at naging bahagi na po siya ng inyong araw. Kasi alam kong walang ganitong oras. Siyempre sa Japan is 7 o'clock, 6 o'clock sa Pilipinas. At sa akin po ay alas 3 ng hapon po yan. Ng the day before dyan sa inyo. So iba-iba yung mga oras natin. Sa Middle East, iba din yung oras nyo. Ayun, medyo lumalapit na yung tama ng sunlight. Kaya in a little while po ay gagapang na yan. Malapit na yan sa turf natin. At medyo umabot na. Oh. Ayun na siya. Oh. Yun. Kanina wala pa. Ngayon nandito na. Oh. Yun. So lumalakad na po yung ating sunlight. Tumatravel na po yung sunlight natin. So in a few minutes from now ay masasakop na po, maabot na po si G natin. Matatamaan na po siya ng sunlight. Okay, so ano ba yung mga regalo na tanggap nyo ng Christmas? Nakaget over na po ba kayo? Or nagpre-prepare na naman tayo? Or kayo? Sana handa nyo para New Year. Kakatapos lang na after 1 week, kakainan na naman. Grabe. Grabe talaga yung kainan natin. Kami din, may mga kainan-kainan din kami dito. Pero dahil malamig po ay iniiwasan kong kumain ng marami. Kasi malamig, di ba? Pag malamig po ay parang tinatamad tayong gumalaw. So ayun, nandito na po. Ito na po yung bilis, no? Nandito na po yung sunlight. Tamaan na po yung G natin. Ilang segundo lang pala. Hindi, akala ko minuto. Inaabutan pa natin yung buong live, buong premiere natin. So bilis lang ng sikat ng araw yun. Fully tamaan na si G natin. So and then sa labas po ay malamig. Malamig talaga ang simoy ng hangin. At merong mga ibon dyan sa gilid na kumakain ng mga Ayun, tingnan natin kung pwede natin ma-focus yung ibon. Basta tayo dyan. May ibon dyan Ayun. Kita nyo yung ibon. Ayun, nag-ano yung ibon yan. May hinahanap na pagkain dyan. Kung minsan kasi dyan ko tinatapon yung kasi decomposable naman yan. Doon ko tinatapon yung ang feeds ni G na hindi niya maubos. Ayun, so yung ibon na yan, hindi ko alam kung ano kasing ibon yan. Ma-wild yan Dito lang yan sa labas. Meron akong ibon noon na maliit na
nalagaan na nahulog. Parang ganun yung itsura niya eh. Ayan, parang ganyan ang itsura niya. Hindi ko lang alam kung anong species ng ibon yan. Ayan. So, ito na. Mainit na. Yun yung sun natin, no? Ayan ang sun. Kaya dito na tayo. Ayun, mainit na. Mainit na kay G. Bilis ng ano, no? Ilang minuto lang. Segundo lang. Ay nakasakop na sa buong third floor ng ating bidang-bidang si G. Ang sunlight. Suplado ata si G natin ngayon ah. G, ano bang problema natin G? Inosente ka ba? Inosente ata si G natin. Ano kasing inosente ka ba G? Ah, sige na, kwento mo na. Kwentuhan mo na yung iyong mga friends. Kwentuhan mo na yung mga supporters. Ito, can you tell stories to your... What do you want to tell your friends? You have to tell them a story G, because you are... they're watching you every day. You tell them your story. Yeah. Tell them your story. Plado talaga yung gin natin. You wanna eat your food? No, you go eat your food. Siyempre, nandiyan din yung ating G na pangalan. Yan, kakain na yan ang gin natin. Kakain na yan. You wanna eat your food now? Okay. So, ito natin yung sunlight sa kanya. Para medyo kung likod niya ay matamaan ang sunlight. Ayan na po ang gin natin. Sunlight na po ang gin natin. No? Ayun. Tinatabunan po ng ito yung screen natin. Isang screen natin. Ayan. Ayun. Tinatabunan niya yung ano. Itong ito. Naka-shadow. Ayan mo. Ayan. Naka-shadow siya. Ayan na tatabunan yung kanyang area na yan. G! Anong balita sa'yo, G? Are you happy that you have friends watching you every day? I say hi to your friends first. G talaga, oh, para walang sumud. Parang suplado, kuno. Mabait yan. Mabait na babait yung G natin. Tignan natin kung makakain na naman siya ulit. G, you wanna eat your food now? It's already time to eat. The sunlight is out already. The sun is out. You need to eat. Okay, where's your food though? You have a lot of food. You have a lot of food right now, G. Suplado talaga ang G natin. Suplado talaga ang G natin. Abalik na lang yan dyan. Siyempre, dahil suplado po ang G natin, tayo ay magsa-shoutout na lang po sa lahat ng mga love and support na binibigyan niya sa atin, sa amin, at kay G. At okay na po yung aking WH. Hindi po tayo nakapag live stream nung Sunday. Kasi nagpahinga po tayo. Buong Team Corona po ay nakipag-support lang sa mga gusto naming supportahan. Mga kasamahan namin. Nakasamahan natin na gustong mag-live. So hindi po tayo gumawa ng ating nag-host ng ating sariling LS. At ako ay nagpahinga rin dahil ilang araw din akong super puyat, pagod dahil sa work at syempre sa pag-support din. Syempre congratulations din po sa ating mga pamilya dyan sa team One Love. Masaya yung party nung Sabado. Last Saturday before Christmas kasi ayun tatlong 6 hours yun. May get mga malapit 15 minutes yun, 15 hours yung buong show at ako po ay nandun talaga at enjoy na enjoy po. Kahit di po tayo nanalo ay super enjoy din po tayo. And of course sa Team Kalingap, ayun, thank you so much din at Kuya Val, Ati Edna, Kalingap Rob and family. At lahat ng mga kaibigan kong Team Kalingap, scouters and sponsors and supporters sa Christmas party, ay ninyo dyan, ay marami rin mga surprises at mga binigay sina Kuya Val at Ati Edna at Kalingap Rob. And sa Team Corona po, hindi tayo nag-party pero maraming nag-birthday sa, ano, sa ating team, teammates. So of course, si Ate Sally Verano at ang ating
Doc Zen kahapon ay nag-birthday din. Nag-birthday LS po si Doc Zen. At congratulations din sa lahat ng mga nag-attend. And ayun, hanggang dito lang po tayo mga masters ha. At maraming salamat po talaga sa inyong love and support. And kita-kits tayo bukas ulit. God is great! Yahoo!